Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na inyong kinahabagan kami noong kami ay malayo sa inyo at lumalakad sa kasalanan. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus na dumanak doon sa krus, inyong hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman. At noong hindi pa namin kayo nakikilala, iniligtas ninyo kami na wala ang aming sariling gawa upang huwag naming matanggap ang hatol at sumpa. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya at tulong na pinahintulutan ninyo na maisagawa ng maayos ang summer retreat ng 7 beses ngayong taon. Salamat din po na ipinahintulot ninyo na maraming tao ang maligtas. Naniniwala kami na ito ay isang malaking kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Sa mga bagong ligtas na naging mga anak ng Diyos at sa lahat ng mga banal na nabubuhay ngayon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay na mayroong parehong pananampalataya at pag-asa, mangyaring patatagin niyo po kami sa salita ng Panginoon, pag-ibig at kapangyarihan ng banal na Espiritu hanggang sa makapasok kami sa kaharian ng Diyos sa natitirang bahagi ng aming buhay. Naway hawakan kami ng Panginoon sa katotohanan at patnubayan kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kami ay mabuhay ng walang anumang kakulangan para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Gayun din sa lahat ng mga kapatid na nananalangin at nagtutulungan para sa Ebanghelyo ng Panginoon, mangyaring bigyan po kami ng higit pang biyaya, mga salita at mga ipinangakong espiritual na pagpapala upang mabuhay kami sa natitirang bahagi ng aming buhay para lamang sa Panginoon at sa Ebanghelyo ng walang anumang pagkukulang. Samahan mo po ang aming mga iglesia sa bansa at sa buong mundo at kasama ang lahat ng mga kapatid na nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng iba't ibang mga kahirapan sa mga huling araw. Naway maging kasama namin ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kami ay matapang na magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon at maipangaral ang Ebanghelyo sa maraming kaawa-awang kaluluwa. Pamunuan niyo po kami upang mas maraming kaluluwa ang maligtas. Sa pagkakataong ito, salamat sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras upang magsama-sama at matuto ng salita ng Diyos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kailangan sa tamang panahon. At nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. At sumasama sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na biyaya at kapangyarihan. Ibigay niyo po sa amin ang salita na kailangan namin sa oras na ito. At gabayan kami upang mabuhay kami sa natitirang bahagi ng aming buhay para sa kalooban ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Verse 19 to 24. Mateo chapter 6, verse 19 to 24. Verse 19 to 24, babasahin ko po. Mateo chapter 6, verse 19 to 24. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang mga bukbok at ang kalawang ay hindi makapanira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung ang tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadidiman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadidiman, anong laki ng kadidiman?
Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Matatapos ngayong umaga ang 7th batch ng sa ating summer retreat. Sa tingin ko po ay curious kayo, kaya magbibigay ako ng maikling ulat tungkol sa summer retreat. Ang bilang ng mga rehistradong kalahok sa 7 beses na retreat na ito ay $69,119. At ang ilan sa kanila ay dumalo ng makailang ulit. Ang ilan ay dumalo ng 4 o 5 beses. Kaya kung isasama natin silang lahat, ang kabuuang bilang ng mga dumalo ay hihigit sa 70,000. 2 beses na 12,000 tao ang dumalo sa isang batch. Minsan 11,500. Minsan 11,000 ang dumadalo. At dahil sa napakaraming tao ang dumating, sa tingin ko, nasa 70,000 tao ang dumalo sa buong 7 batch. At nang hiningi ko ang bilang ng mga nagpabautismo, 3,979. Pero may mga magpapabautismo pa ngayong umaga, kaya ang kabuuang bilang ng mga nabautismohan ay higit 4,000. At sa pagkakataong ito, may 14,618 na bagong tao ang dumating at nakarinig ng salita ng Diyos. Sa tingin ko, marami sa kanila ang naligtas. Ako ay labis na nagagalak dahil sa ang mga naligtas, sila'y nakaunawa sa biyaya ng Diyos at tumanggap ng tiyak na pag-asang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ako'y labis na nagagalak dahil dito. Sa Lucas chapter 15 verse 7, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kung ang Diyos ay nagagalak dahil sa isang makasalanang nagsisi, gaano pa kaya ang napakaraming tao kung maliligtas? Gaano pa kaya ang kanyang kagalakan? Kaya sa pagkakataong ito, maraming tao ang naligtas. Narinig ko ang patotoo ng mga taong malapit sa akin. Nakita ko rin na maraming tao ang masayang nagsasabi na naligtas sila sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, ang Diyos ay tiyak na nagagalak at naluluwalhati. Tiyak na may malaking handaan sa langit. Sa himnal merong kantang, "Heaven's bells are ringing and the feast is being held. Lost sinners returned." Gaano kaya kasaya ang Diyos? Ang Diyos ay tiyak na masaya at ang mga anghel ay tiyak na nagpaparoot pa rito na lumuluwalhati sa Diyos. At sa lahat ng mga brothers and sisters na nakisama sa gawain ng pangangaral ng Ibanghelyo, nanalangin, naglingkod at nagpagal, mabuti po ang inyong ginawa. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ang pangangaral ng Ibanghelyo at pagliligtas ng mga kaluluwa ay hindi maisasagawa sa pamamagitan lamang ng mabuting pangangaral ng pastor. Ito ay naisasagawa kapag ang mga naligtas ay taimtim na nananalangin para sa pagkilos ng Diyos at sila'y kasamang gumagawa para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Ang lahat ay may gawain para sa pagliligtas ng kaluluwa. Maging ito man ay sa parking, paglilinis,
paghuhugas ng mga plato, kahit na mga mabibigat na trabaho. Noon, kapag ang mga ligtas ay dumadalo sa mga retreat, karamihan sa kanila ay dumadalo lamang, nakikinig ng sermon at umuwi kaagad. Ngunit hindi na ganito sa mga araw na ito. Sa ngayon, iniisip ng bawat isa, kahit na hindi ako pastor o evangelist, kahit na hindi ako pwedeng mag-counsel, meron akong dapat na gawin. Ano mang bagay na pwedeng maitulong para maligtas ang kaluluwa? Kapag nakikita ko silang nagsusumikap sa paggawa, labis akong nagpapasalamat. At sa tingin ko, ang Diyos ay labis na nagagalak. Kung hindi tayo sa masamang mananalangin, tutulong at magpapagal, ang Diyos ay hindi kikilos. Sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Panginoon ay hindi lamang kumikilos sa mga espesyal na tao. Siya'y gumagawa sa pamamagitan ng mga ligtas na banal na may isang puso, nakikibahagi at nananalangin ng sama-sama. Lahat ng ating hinihingi. Ano ba ang ating hinihingi? Tayong mga ligtas ay hindi naghahangad ng mga makamundong bagay, tulad ng maging mayaman o magtagumpay sa buhay. Sa halip, hinihiling natin na maraming kaluluwa ang maligtas at makarating sa Diyos. Ang mga taong hindi ligtas mula sa ating pamilya, mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, at kahit na ang mga taong hindi natin kaano-ano, ay merong kaluluwa na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At dahil sa mahal sila ng Diyos, hindi ninanais ng Diyos na sila'y mapahamak, kundi siya'y nagnanais na sila'y dumating sa pagsisisi. Kaya sa awit 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ang kamatayan ng mga Kristiyano ay hindi katapusan. Ito ang simula ng pagpasok sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian. Dahil dito, itinuturing ng Diyos na mahalaga ang kamatayan ng mga banal at ibibigay niya sa kanila ang mana na nais niyang ibigay. Sa Apokalipsis chapter 3, 14 verse 13, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Silang mga naligtas at namuhay sa kanilang pananampalataya ay mapapalad dahil papasok sila sa kapahingahan at kaluwalhatian ng Diyos pagkatapos nilang magpagal at magdusa dito sa mundo. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay wala nang takot sa kamatayan. Hindi tayo iniligtas para mamuhay at kumain ng maayos o para maging mayaman sa mundong ito, kundi upang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at matanggap ang makalangit na kaluwalhatian kasama ang Diyos. Kaya handa tayong tumayo sa harap ng Diyos anumang oras. Sa katunayan, ako din, gusto ko nang pumunta sa harap ng Diyos. Kahit na gaano pa kaganda ang mga bagay sa mundong ito, madalas akong nakakaramdam ng pagnanais na mapabilis na sana ang pagpunta ko upang makasama ang Panginoon. Sa awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ang dahilan kung bakit kailangan pang mabuhay ng matagal ang mga ligtas na tao sa mundong ito ay upang magpatotoo sa ginawa ng Diyos, upang marami pang kaluluwa ang maligtas. Yan ang dahilan. Sa awit 66 verse 16, ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Hindi natin mapigilan sa ating sarili na ipahayag ang biyaya ng Diyos, yung kanyang malaking pag-ibig na nagligtas sa ating kaluluwa. Kung ang isang taong ligtas ay walang pakialam sa kaligtasan ng iba, may mali, di ba? Pag nagmamaneho tayo sa kalsada at may nakita tayong na aksidente, nag-aagaw buhay na, sasabihin lang ba natin, kawawa ka naman, at pagkatapos ay lalampasan natin siya? Hindi. Kahit na abala tayo,
isasantabi natin ang ibang bagay at gagawin natin ang lahat upang iligtas ang taong iyon. Isasugod natin siya sa ospital o kaya itatawag ng 911. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang iligtas ang buhay niya, di ba? Hindi ba't moral na kasalanan kung lalampasan lang natin siya at hahayaang mamatay? Kung hindi natin siya papansinin at hahayaang mamatay, wala ba tayong pananagutan sa kanyang kamatayan? Sa parehong paraan, dapat nating tulungan ang ibang kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Tayong mga naligtas, marahil hindi tayo naligtas kung wala ang pag-ibig, panalangin at tulong ng iba na naunang naligtas sa atin. Natanggap natin ang kaligtasan dahil sa sila na mga naunang naligtas ay nanalangin, tumulong at umakay sa atin na makinig ng salita. Kaya nga, yung magkaroon ka ng taong ligtas na malapit sa iyo, ito'y malaking biyaya. Gaano ba karami ang mga taong nabubuhay sa kadiliman dahil sa walang taong naroon sa tabi nila upang magsabi ng katotohanan? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sa mundong ito, itinuturing ng mga tao na ang paggawa ng masama ay kasalanan. Ngunit sa ating mga Kristiyano, hindi lamang paggawa ng masama ang kasalanan. Kasalanan din ang hindi paggawa ng mabuti. Kaya sa Santiago 4:17, sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mayroong maraming mabubuting gawa. Ang magbigay ng pagkain sa nagugutom, ang tumulong sa mahihina. Ang lahat ng ito ay mabuting gawa. Ngunit ang pinakamabuting gawa sa mata ng Diyos ay ang ipangaral ang Ebanghelyo upang iligtas ang taong papunta sa impyerno. Kung nalalaman mo ang paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan. Naunawaan niyo po ba ito? Paggawa lang ba ng masama ang kasalanan? Kaya nga masigasig nating ipinapangaral ang Ebanghelyo. Sa Ezekiel chapter 2 verse 7, iyong sasabihin ang aking salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi. Kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, ang ibang tao ay tumatanggap nito at naliligtas. Ang iba naman ay pinapatigas ang kanilang puso at nagsasabing, maniwala ka kung gusto mo. Wala akong pakialam kung pupunta ako sa impyerno. Maraming tao ang ganyan. Pero pag malapit na ang kamatayan sa kanila, natataranta sila. Kung may ligtas na tao sa tabi nila bago sila mamatay, hihingi nila na sila'y maligtas. Gayunpaman, tayong mga ligtas, alam natin na nabubuhay tayo sa mundo upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya't isinasakripisyo natin ang ating oras, lakas, at maging kasiyahan upang magligtas ng kaluluwa. Ito ang ating layunin sa buhay sa mundo. At alam natin na ito ang pinakamadakilang misyon at utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa summer retreat na ito, mas maraming tao ang naligtas kumpara sa nakaraan. At marami ang nanggaling pa mula sa ibang bansa upang dumalo sa retreat. Nakita akong marami sa kanila ang tuwang-tuwa pagkatapos maligtas. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Wala na tayong sapat na oras upang ipangaral ang Ebanghelyo. At dahil sa ang isang kaluluwa ay higit na mas mahalaga kaysa buong mundo, dapat nating gawin ang ating makakaya upang ipangaral ang Ebanghelyo at masipag na mag-evangelize. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nag-Sunday sermon dito sa Seoul Central Church. Nang tingnan ko, 7 beses pala akong hindi nakapangaral ng linggo. Dahil kailangan kong pumunta sa mga retreat sa Mexico at sa US. At ngayon, kailangan kong pumunta sa retreat center para sa 7th session. Nalulungkot ako pero walang ibang pagpipilian. Gayunpaman, nagpapasalamat ako dahil mabuti ang ginawa ng mga pastor. Kaya chinek ko kung kailan ako huling nag-sermon dito. At yon ay noong June 30 pa.
Binasa ko ang mga talata sa Matthew chapter 6 at tinalakay ng maiksi ang unang bahagi nito pero hindi ko natapos. Kaya ngayon, naisipan ko na kailangan kong tapusin ang mensaheng ito at basahin muli ang Matthew chapter 6. Gusto kong sama-sama nating pag-aralan ang mga talatang ito. Maraming tao ang naligtas ngayong summer retreat. Hindi lamang dito sa Seoul Central Church maraming naligtas, kundi pati na rin sa lahat ng mga iglesia na nakakalat sa ating bansa. Ngayon, sinabi ni Jesus sa Mateo, "Manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Hindi nyo ba napag-isipan kung gaano kamaluwalhati na matawag ang Diyos na lumikha ng mundo na Ama namin? Ama namin." Sinabi ni Jesus, "Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Bago ang kanyang pagkabuhay na muli, si Jesus ang nag-iisang anak. Ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, hindi na siya nag-iisang anak. Ang nabuhay na muli na si Jesus ay naging panganay mula sa maraming mga anak. Maraming mga anak ang isinilang. Kapag maraming ipinanganak na magkakapatid, ang dating nag-iisang anak ay nagiging panganay. Siya ay naging panganay mula sa kanyang mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus, "Pumunta kayo sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang aking Ama ay inyong Ama, ang aking Diyos ay inyong Diyos. Kaya tayo nananalangin, Ama naming nasa langit." Ang Diyos ay naging ating Ama. At tayo ay naging magkakapatid sa pamilya ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Kayong lahat ay magkakapatid." Kaya sa Efeso 2:19, tayo'y mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo'y pamilya ng Diyos. Sa Filipos 3:20, ang ating pagmamamayan ay nasa langit. Nang maligtas tayo, nakumpleto ang proseso ng immigration papuntang langit. Sa mundong ito, ang kasalanan, kamatayan, sumpa, digmaan at paghihirap ay nagpapatuloy at nagiging mas miserable pa. Ang klima ay mas lalong umiinit, hindi ba? Ang taong ito ay sinasabing pinakamainit sa kasaysayan. Patuloy itong mas iinit. Ang mundong ito ay mas lalong nagiging hindi na pwedeng tirhan. Ngunit sa Roma chapter 8 verse 24, tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Kaya natapos na natin ang proseso ng immigration para makapunta sa walang hanggang langit. Meron na tayong visa. Hindi na kailangan pang mag-book ng tiket. Pwede tayong makapunta kahit kailan natin gusto. Hindi ito biro. Napakasarap nitong isipin. Tayo ay pamilya ng Diyos. Ngayon, ang ating katawan ay nasa lupa, ngunit ang ating puso ay nasa langit. Ang ating pag-asa ay nasa itaas. Maaari tayong pumunta anumang oras. Nang paisa-isa o pagdating ng Panginoon, lahat tayo ay pupunta ng sama-sama. Kapag naiisip ko ito, hindi ko masasabi kung gaano ito kahalaga at napakaligaya. Kaya ngayon, talagang binabati ko at malugod na tinatanggap ang mga naligtas. Magmula ngayon, tayo ay iisang pamilya. At dahil sa tayo ay mga taong pupunta sa langit at mabubuhay na magkakasama magpakailanman, dapat din tayong mamuhay ng magkakasama sa mundong ito. Mayroon kayong mga pisikal na pamilya, mga kapatid, di ba? Dahil isinilang kayo sa parehong dugo, sabi, blood is thicker than water. Gayunpaman, ang buhay ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ay mas mahalaga kaysa dugo. At dahil sa tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at ipinanganak ng Diyos na mayroong parehong Espiritu Santo, tayo ay mas malapit kaysa sa ating mga pisikal na kapatid. Mas malapit tayo sa isa't isa.
mas mararamdaman mo ito ng higit at higit pa habang nag-aaral ka ng Biblia. Sa John chapter 13 verse 34, makikita natin na ang mga naligtas ay dapat na magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Dahil tayo ay isang pamilya, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dahil tayo ay sama-samang pupunta sa langit at titira doon magpakailanman, kaya tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Kaya kahit sa mundong ito, ang mga miyembro ng pamilya ay nagtutulungan kapag sila ay nasa kaguluhan, sila ay nagmamahalan. Kailangan nating mamuhay ng kagaya nito sa mundong ito. Hindi ko masabi sa inyo kung gaano ako kasaya at nagagalak na maligtas at magkaroon ng maraming brothers and sisters. Hindi ako magiging malungkot. Ngayon, pag-isipan natin sandali ang mga talata sa Mateo chapter 6. Sa chapter 6, verse 19, tinalakay ko ito sandali noong nakaraan. Naalala niyo pa ba? Huwag kayong magtipon ng makayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Ang tinutukoy dito na kayamanan ay ang mga pagmamay-ari natin. Kung titingnan natin ang mga tao sa mundo, silang lahat ay merong pagnanasa sa mundo. Kaya iniisip nila na ang layunin ng kanilang buhay ay kumita ng pera, magkaroon ng pagmamay-ari at maging mayaman. Ito yung iniisip nilang layunin nila sa buhay sa mundo. Ngunit sa Lucas chapter 12 verse 15, sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman." Ang lahat ay merong kasakiman sa kanilang puso. Kaya silang lahat ay nawawala ng bait. Dahil sa kanilang pagnanasa sa mundo, sila ay matyagang nagtatrabaho, kumikita ng pera, nag-aaral at gagawin nila ang lahat kahit na anong paraan. Ang mga tao na walang kumpiyansa na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsisikap ay kadalasan nandaraya. Iniisip nila na kung sila ay yayaman, magiging matagumpay sila. Sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 12 verse 15, ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Sinabi niya na ang pag-iipon ng maraming ari-arian at pagiging mayaman, hindi ito ang layunin ng buhay. At sa kasunod na talata, merong isang mayamang tao na nag-imbak ng maraming pag-aari sa maraming panahon. Siya ay nagtayo ng malaking kamalig at nag-imbak ng maraming pag-aari para sa maraming taon. Siya ay isang taong mayaman. At kanyang sinabi, "Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Maaring naiinggit ka kapag nakakakita ka ng ganitong tao. Sana ganyan din ako. Ngunit ano ang sabi ng Diyos? Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Pwedeng tawagin ng Diyos ang iyong kaluluwa ngayong gabi. Kahit na nag-ipon ka ng kaalaman, kayamanan o karangalan, sa iyo ba ang mga ito? Hiram mo lamang ito ng panandalian. Iiwan mo ang lahat sa iyong pag-alis. Wala kang madadalang kahit na ano. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Iniisip mo ba na nabubuhay ang kaluluwa sa gayong mga bagay? Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ang kaluluwa ay hindi nabubuhay sa ganitong mga bagay. Ang dapat na matanggap ng ating kaluluwa ay ang biyaya, pag-ibig at buhay ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kaluluwa upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at makapunta sa walang hanggang langit. Kaya ang kaunting dekada sa mundo ay isang maiksing proseso. Proseso upang makapunta sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang siyam na buwan sa sinapupunan ng ina ay paghahanda upang ipanganak at mabuhay ng ilang dekada, di ba? Ang kaunting dekada sa mundo ay paghahanda para makapunta sa walang hanggang langit. Kailangan ninyong malaman ito. Kung pagkatapos ng kamatayan ay tapos na ang lahat, ganda sana, di ba? Ngunit ito ay proseso papunta sa walang hanggan. Sa mundong ito, naghahalo ang liwanag at kadiliman, mabuti at masama, katotohanan at kasinungalingan. Sa hindi nakikitang mundo, ang espiritu ng Diyos at ang masamang espiritu ng Diablo ay paghihiwalayin magpakailanman. Liwanag at kadiliman.
ang langit ay lugar na may liwanag magpakailanman. Hindi kailangan ng araw, buwan o anumang ilaw sa langit. Wala doong kadiliman. May nagsabi, kung ganon, kailan pala matutulog doon? Hindi ka na doon matutulog. Bakit ka ba natutulog? Dahil ikaw ay pagod. Sa langit, wala nang pagod doon. Ang liwanag ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabaliktaran, ang impyerno ay isang madilim na lugar na walang anumang liwanag. Sa Jude 1.13, mga pag-alagalang bituin na silang pinaglalaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Alam niyo ba ang mga pag-alagalang bituin sa kalawakan? Ang ilang bituin ay umiikot sa mga orbit na itinakda ng Diyos, habang ang iba ay gumagala. Ibig sabihin, silang mga hindi namumuhay ayon sa salita at plano ng Diyos, kundi namumuhay ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at paraan para silang mga bituing gumagala. Silang tinatawag na mga pag-alagalang bituin. Umiikot ang mga gumagalang bituin at nahihigop sa isang black hole. Ito ay isang modelo ng walang hanggang impyerno. Pusikit na kadiliman, magpakailanman. Ang impyerno ay napakaitim na kadiliman. Gusto ng asawa ko na may nakabukas na ilaw kahit kaunting ilaw sa gabi. Natatakot siya kapag sobrang dilim. Ang dilim ay nakakatakot, di ba? Isipin natin, kung napakadilim sa mundong ito at walang kahit na anong liwanag, ano kayang mangyayari? Ang impyerno ay ganyan, alam mo ba? Isang mundo kung saan ang katotohanan at kasinungalingan ay paghihiwalayin magpakailanman. Isang mundo kung saan ang buhay at kamatayan ay paghihiwalayin magpakailanman. Ang Diyos at ang Diyablo. Ang langit ay isang lugar kung saan tinatamasa nila ang kaluwalhatian kasama ang Diyos. At ang impyerno ay lugar kung saan sila nagdurusa kasama Diyablo magpasawalang hanggan. Ang mga tao ay pupunta sa isa sa dalawang lugar na ito. Nabubuhay tayo sa mundong ito kung saan ang liwanag at kadiliman, katotohanan at kasinungalingan ay magkakahalo. Ngunit habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, ikaw ay maaaring patuloy na nasa panig ng Diyos o nasa panig ng Diyablo, o kaya nasa panig ng katotohanan o nasa panig ng buhay. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, ikaw ang magdidesisyon. Ang iyong walang hanggang patutunguhan ay nakadepende sa iyong desisyon. Kaya dapat pumili sa pagitan ng liwanag at kadiliman, katotohanan at kasinungalingan. Ang mga hayop ay hindi nakakaalam. Hindi nila kilala ang Diyos. Wala silang kaluluwa na naghahanap sa Diyos. Wala silang konsensya. Wala silang kapangyarihang makilala ang mabuti at masama. Ngunit ang mga tao ay merong ganito. Ang problema ay dinadaya ng mga tao ang kanilang konsensya. Kaya't nabubuhay. Nabubuhay pa tayo sa mundong ito at patungo sa walang hanggang mundo. Sinabi rito ni Jesus, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, para sa inyong sarili. Sinabi ng hangal na mayaman, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, magsaya ka. Hangal. Ang ibig sabihin ng hangal ay hindi sapat ang nalalaman. Ang kaluluwa ay kumakain at umiinom ng gayong mga bagay at nabubuhay? Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Yun na nga. Sa Ecclesiastes chapter 5, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating. Wala siyang madadalang anuman. Tama. Para bang kaya mong mabuhay ng daan-daan o libo-libo o kaya'y 10,000 taon? Ngunit sa gabing ito'y kukunin ang iyong kaluluwa. Isang lalaking nagangalang Howard Hughes ang kumita ng napakalaking halaga. Meron siyang negosyo sa pelikula, eroplano, hotel at sugalan sa Las Vegas. Marami siyang ginawa, pero namatay siya sa edad na 71. Bago siya namatay, may sinabi siya. Maraming tao ang nakakakilala kay Howard at madali mo siyang makikita sa Google kung hahanapin mo sa internet. Sabi niya, wala, wala. Sa English, nothing. Ibig sabihin, wala,
walang kahit na ano. Namuhay si Solomon na pinakamayaman at pinakamarangya. Ngunit sa Ecclesiastes 1 verse 2, tinawag niya ang kanyang sarili na mangangaral at sinabing walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sa isang talata sa Biblia, 5 beses lumilitaw ang salitang walang kabuluhan. Mula sa Ecclesiastes chapter 1 hanggang chapter 12, ang salitang walang kabuluhan ay naitala ng 37 ulit. Sa English, ito ay naisalin bilang vanity. Nangangahulugan ito na ang lahat ay walang kabuluhan, walang laman. Pero may mga taong nabubuhay na para bang mabubuhay sila magpakailanman. Bakit nila yun ginagawa? Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kailangan nating paghandaan ang pagpunta sa walang hanggang mundo. Kaya nga sinabi sa Mateo, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Maaring sabihin ng ilan, kung idedeposito ko sa underground vault ng Bank of Korea, hindi ito mananakaw. Kaya itinatali ng ilang tao ang kanilang kayamanan sa real estate upang huwag mailipat. Real estate, gaya ng alam nyo, hindi pwedeng mailipat. Sinusubukan nilang itali sa ganoong paraan. Sa Kawikaan 23, huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino na ang sarili mapigilan. Sapagkat biglang nakakapagpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Lumilipad sila na parang agila patungo sa langit. May pagpak ang kayamanan. Ang iyong mga ari-arian ay maaaring biglang lumipad at mawala. Baka isipin mo, hahawakan ko sila ng mahigpit upang huwag makalipad. Kahit napilitin mo itong hawakan, pwede pa rin itong lumipad. Kahangalan ang ganitong kaisipan. Kaya nga sinasabing huwag mag-imbak ng mga kayamanan sa lupa para sa iyong sarili. Ang naitayo mo sa mundong ito ay hindi talaga para sa iyong sarili. Ang chairman ng Samsung Group ay namatay. Hindi na kailangang banggitin ang kanyang pangalan. Pagkatapos niyang pumanaw, naisulat sa mga pahayagan. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, nagtaka siya. Sino ang gagamit ng aking magandang bahay bakasyunan? Kanino mapupunta ang aking mamahaling sasakyan? Nag-imbak siya ng maraming magagandang painting sa isang bodega, ngunit ano ang pakinabang nito sa kanya ngayon? Anong pakinabang? Sinabi ni Steve Jobs ang parehong bagay, di ba? Si Steve Jobs, kahapon lang may balita tungkol sa kanya sa TV. Siya ay isa talagang kamangha-manghang tao. Hindi ka panipaniwala ang naging tagumpay niya ng panahon niya. Akala ko noon matagumpay siya dahil lang sa napaunlad niya ang smartphone. Ngunit higit pa ron ang nagawa niya. Napakatalino niya, isa siyang henyo. Ngunit nagkaroon siya ng pancreatic cancer. Sa katunayan, na-diagnose siya noong 2003. Nagkaroon siya ng major surgery noong 2004. At namatay siya noong 2011 sa edad na 56. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya bago siya namatay? Patuloy akong nagsumikap upang mag-imbak ng kayamanan. Napakahangal ko. Namuhay ako na sobrang hangal. May mga bagay na mas mahalaga kaysa kumita ng pera. Kapag mayroon ka ng sapat upang mabuhay, dapat mong hanapin kung ano ang tunay na mas mahalaga. Ngunit namuhay ako tulad ng isang taong hangal. Kung isi-search mo si Steve Jobs, makikita mo ang lahat ng kanyang mga salita. Napansin ko na kapag namamatay ang mayayamang tao, madalas nilang sinasabi, nabigo ako. Karamihan sa kanila ay hindi nabuhay ng napakatagal. Hindi tayo dapat maging hangal. Kaya nga sinabi ni Jesus, huwag kayong magtipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa. Nabanggit ko na dati ito, kaya ipapaalala ko sa inyo,
Ngayon, sa verse 20, ngunit magtipon kayo para sa inyong sarili ng makayamanan sa langit. Ang salitang ngunit ay binabanggit kapag may isang napaka-importanteng bagay na sinasabi. Ang mahalagang bagay na mauunawaan na dito ay hindi sinasabing mag-imbak ng makayamanan sa langit para sa Diyos. Sinasabi dito na mag-imbak ng makayamanan sa langit para sa inyong sarili. Sa halip na mag-imbak ng makayamanan sa lupa para sa inyong sarili, mag-imbak kayo ng makayamanan sa langit para sa inyong sarili. Maring isipin ng iba. Kung kikita ako ng pera sa mundong ito at ipapadala ito sa langit, maaari ko itong kunin ng ma-interes sa bangko doon. Ngunit hindi ito ganoon tumatakbo. Ang pera mula sa mundong ito ay hindi napupunta sa langit. Kung isang tao ay dilipat mula sa Korea papunta sa ibang bansa tulad ng US o Europa, kailangan muna niyang ilipat ang kanyang mga ari-arian sa bagong lugar, di po ba? Kailangan muna niyang ilipat yung kanyang mga ari-arian sa bagong lugar. Bago sila umalis, ibinebenta nila ang kanilang bahay, lupa at iba pa upang mailipat ito. Kapag tayo ay nagpapadala ng pera mula sa Korea papuntang US, kailangan nating palitan ang Korean won ng US dollars. Tama po ba? Ang pera natin ay hindi direktang napupunta doon. Sa parehong paraan, ang pera mula sa mundong ito ay hindi direktang naiimbak sa langit. Kailangan muna itong palitan. Kaya ano ang dapat gawin? Ang mga material na bagay ay kailangang mapalitan sa mga bagay na walang hanggan, espiritual at maluwalhati. Naintindihan niyo po ba? Para sa ating mga ligtas, ang ating pag-asa ay wala na sa mundong ito. Hindi magtatagal, tayong lahat ay aalis sa mundong ito. Maaari itong mangyari ng mas maaga kaysa ating inaakala. Tiyak na magwawakas na ang mundong ito sa loob ng ilang dekada. Nararamdaman ko na nalalapit na ang sarili kong oras upang makita ang Diyos. Nais kong pumunta agad sa Panginoon. Ngunit may mga bagay pa rin akong kailangang gawin. Hinihiling ko sa Diyos na bigyan niya ako ng oras hanggang sa matapos ko ang kailangan kong gawin. At kapag ang gawain ko ay tapos na, gusto kong pumunta kaagad sa Panginoon. Ayaw kong nakahiga sa kama sa ospital. Naghihirap at nagsasabing, "Oh." Kaya hinihiling ko sa Diyos na kunin ako sa araw na matapos na ang aking gawain. Yan talaga ang dalangin ko. Tayo ang mga taong nakatira sa mundo, ngunit gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Sa Colossians chapter 4 verse 11, binanggit ang pangalan ng ilang individual na sinasabing aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Napakagandang pahayag. Ang mga taong nabubuhay sa sanlibutan at magkakasamang gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Mga taong nabubuhay sa ilalim ng oras, ngunit gumagawa para sa walang hanggan. Mga taong nabubuhay sa material na mundo at gumagawa ng walang hanggang espiritual na gawain. Paano ito maiintindihan ng mga tao sa mundo? Kaya nga kahit na tayo ay nabubuhay sa mundo, hindi tayo kabilang sa mundo. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 13:14, dito'y wala tayong lunsod na magtatagal. Hinahanap natin ang lunsod na darating. Dahil dito ay walang lugar kung saan maninirahan tayo magpakailanman. Dito. Minsan, habang ako ay nanonood ng TV, nakikita ko ang mga taong nagtatayo ng magandang bahay. Magkakasama sila nagsisikap, buong pamilya, upang itayo ang bahay. Ilang araw na ang nakakalipas, nakita ko ang isang mag-asawa na magkasamang nagtayo ng isang magandang bahay. Tuwang-tuwa sila tungkol dito. Ngunit sila ay medyo matanda na, kaya gaano pa sila katagal mabubuhay. Sa lalong madaling panahon, magsisimula silang magsabi,
Ah, likod ko, balakang ko, ulo ko, hindi na makagalaw. Umahagulgul na lang sa sakit. Hindi man lang sila makatira sa ginawa nilang bahay. Nahiga sila sa kama sa ospital. Humahagulhol hanggang sa huli. Yun ba talaga ang bahay nila magpakailanman? Iniisip ba nila na sila ay makakatira doon magpakailanman? Hindi talaga. Sa Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Kahit na umalis ako sa mundong ito ngayon, ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ako'y kunin kasama niya. Kapag nagsasalita ako ng mga bagay na tulad nito, sinasabi ng iba, "Pastor, bakit ninyo sinasabing mauna ka? Malamang sabay tayong pupunta." Ang dahilan ay ang araw ng pagdating ng Panginoon ay tunay na napakalapit na. Ang mundong ito ay nilikha na may nakatakdang oras. At kapag dumating na ang takdang oras na iyon, ito'y magwawakas. Gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes 3:1, bawat bahay, bagay may kapanahunan. Panahon sa bawat silong, bagay sa silong ng langit. At ano ang layuning iyon? May layunin. Ito ang ipangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga spiritong nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kapag ang ebanghelyo ito ay naipangaral na, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, lahat na nakalaan sa langit ay handa na, ang kasaysayan ay magtatapos. Kaya sa Matthew 24:14, ang magandang balitang ito ng kaharian. Ang magandang balita ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, kapag ang ebanghelyo ay naipangaral at handa na ang mga taong pupunta sa langit, sila'y magiging mamamayan ng kaharian ng langit. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Nang sinabi ito ni Jesus, hindi pa rin ito lubusang pinaniniwalaan ng mga alagad. Ang napiling bayan ng Diyos, ang mga Israelita, ay tumanggi kay Kristo. Ngunit kapag ang Ebanghelyo ay naipangaral na sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, at sa lahat ng mga bansa, darating ang wakas. Ang lumang tipan ay isinulat sa Hebreo. Ang ilang bahagi nito sa Aramaiko. At ang bagong tipan ay isinulat sa Griego. At ngayon, pagkaraan ng 2,000 taon, ang Biblia na meron tayo ngayon ay naisali na sa 3,686 na wika sa mundo. At merong istatistika na nagsasabing naisali na ito sa bawat wika na pwedeng isalin. Walang sino mang pwedeng magdahilan na hindi sila naniwala sa Biblia dahil hindi nila ito narinig. Sapagkat ang Biblia ay naipalaganap na ng mabilis sa pamamagitan ng transportasyon, radyo at mga dokumento. Ngayon, ito ay nasa buong mundo. At ang mga Israelita na tumanggi kay Kristo hanggang sa Ebanghelyo ay ipangaral sa buong mundo, ay ikinalat sa buong mundo sa loob ng 2,000 years. Sila ay pinagpapatay. Bakit nga ba ang may pinakamasirableng kasaysayan sa mundo ay ang napiling bayan ng Diyos? Alam niyo ba? Noong 2 digmaang pandaigdig, 6 na milyong Hudyo ang pinagpapatay sa loob ng ilang taon. Ang dahilan kung bakit ang mga taong pinili ng Diyos ay namatay ng miserable ay dahil si Jesus, ang Kristo, ay dumating sa lupain ng Israel. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan, ngunit hindi tinanggap ng sarili niyang bayan. Ang pagtanggi ng mga Israelita kay Kristo ang nagdala kay Titus noong AD 70. At walang awa niyang pinatay ang 1.1 million na mga Hudyo at ikinalat ang iba sa sumunod na 2,000 years. Bakit ganoon? Ito ay isang praktikal na aral upang ipakita na hindi lamang sa Israel, kundi maging sa buong mundo kung gaano kalaki ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Ang kaparusahan ay walang hanggang impyerno. Gayunpaman, pinanauli ng Diyos ang Israel upang ipakita na ang Diyos ay hindi patay. Kahit nanawasak ang Israel dahil sa pagtanggi kay Kristo, ang Diyos ay hindi patay. Ang Israel ay isang bansa na naglaho sa loob ng 2,600 taon. Ang pagkawala ng kanilang bansa ay nagsimula noong 586 BC, nang sila ay sakupin ng Babylonia, Persia, Gresya at ng Roma.
Sila ay isang bansa na sinakop sa loob ng 600 years. At pagkatapos ng panahon ng mga Romano, sila ay ikinalat sa buong mundo dahil sa pagtanggi kay Kristo. Ang mga Hudyo ay walang bansa sa loob ng 2,600 years. At sa loob ng 1,900 taon ay pinagpapatay sila saan man sila magpunta. Kailangan nilang magtago sa bawat sulok upang mabuhay. Kaya sino ang tatawag sa kanila na isang bansa? Gayunpaman, sinabi ng Biblia sa Ezekiel 36, "Isinaalang-alang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel." Sinabi ng mga tao, "Hindi ba't sila ang mga Israelita na napiling bahay ng Diyos? Hindi ba't ang lupain ng Israel ay ibinigay sa kanila? Bakit sila nakakalat sa buong mundo at pinagpapapatay? Bakit naging ilang ang kanilang lupain? Ah, patay na siguro ang Diyos." Sinabi na ang pangalan ng Diyos ay nalapastangan dahil sa pagkawasak ng bansang Israel. Ang dating makapangyarihan at napakayaman ay bumagsak. Kung ang anak ay isang naging kahabag-habag na pulubi, o kaya na may nakulong, sasabihin ng mga tao, "Ah, yan yung anak." Pag nakita nila ang anak, iisipin nilang hindi din matino ang kanyang tatay, di ba? Sa parehong paraan, ang mga Israelita ay pinagpapatay, ngunit sinasabi nilang kami bayan ng Diyos. Kaya sabi ng mga tao, "Ah, kayo ang bayan ng Diyos. Kalunos-lunos naman kayong tingnan, nasaan ba ang Diyos nyo?" Kaya ang pangalan ng Diyos ay nalapastangan dahil sa mga Israelita. Hindi pa rin maintindihan ng mga Israelita na nawasak ang kanilang mga ninuno dahil sa pagtanggi kay Kristo. At hindi pa rin sila naniniwala na ang ipinako ng kanilang mga ninuno ay ang Kristo. Hindi pa rin sila nagsisisi. Sa ikatlong pagpunta ko sa Israel, pumunta ako upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo. Mayroon ding mga tao na naniniwala kay Jesus sa Israel. 20 Hudyong pastor at 20 asawang Hudyo, tinipon namin sila sa isang Jewish kibbutz sa baybayin ng lawa ng Galilea. At nagsagawa kami ng Bible seminar sa loob ng ilang araw. At pagkatapos ay pinuntahan ko ang ilan sa kanilang iglesia at nangaral doon. Oo, merong iilan. Ngunit labis ang pagkapuot ng mga Hudyo sa mga taong naniniwala kay Jesus. Nais nilang patayin ang mga ito. Kahit hanggang ngayon, merong isang malaking lungsod na tinatawag na Tel Aviv, tama? Naroon ang paliparan. At naririnig ko ngayon na Tel Aviv daw ang may pinakamaraming homosexuals sa mundo. Ito'y puno ng kasalanan. Higit pa sa Sodoma at Gomora. At maraming mga Hudyo ang nagsasabing walang Diyos. Sabi nila, "Nung kami pinagpapapatay at sumisigaw sa Diyos, hindi niya kami pinakinggan. Hinayaan niya kami mamatay. Kaya walang Diyos," sabi nila. At ang Judismo ay naniniwala lamang sa lumang tipan. Hindi sila naniniwala sa bagong tipan. Sinasabi nila na ang bagong tipan ay erehe daw. Hindi sila naniniwala kay Jesus bilang Kristo. Sila'y naghihintay pa rin sa Mesiyas na darating bilang hari. Kaya, bakit ginawa ng Diyos ang Israel na maging malaya pagkatapos ng 2,000 taon? Bakit niya sila ibinalik sa kanilang sariling lupain at ginawang dakilang bayan? Nawasak ang Israel dahil sa tinanggihan nila si Jesus. Maaring ang Israel ay mamatay, ngunit ang Diyos ay hindi. Kaya ito ay upang pabanalin ang pangalan ng Diyos na nilapastangan ng Israel upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Ginawa sila ng Diyos na malaya pagkaraan ng 2,000 taon. Sila isang bansa na naglaho sa loob ng 2,600 taon. Kailangan nilang manirahan sa bawat sulok ng mundo. Sino ang tatawag sa kanila na isang bansa? Ngunit noong May 14, 1948, nagdekla sila ng kalayaan. At kinabukasan, ang mga Arabo, ang mga Muslim na naniniwala kay Allah, ay sumalakay sa Israel. Ang Israel ay walang hukbo. Walang sandata. Wala silang kahit na ano. Ngunit sila'y nanalo. Yun ang First Middle East War. Ang unang digmaan sa gitnang silangan. Nanalo din sila sa Second Middle East War noong 1956 at sa Six Day War noong June 1967. Kung saan 14 na Arab nations ang nagkaisa laban sa kanila.
Pinalibutan sila at sinubukang lipulin sa isang iglap. Ngunit Israel ang nanalo, alam nyo ba? Ang buong mundo ay nagulat sa loob lamang ng 6 na araw. Merong 120 million tao ang 14 na bansa at 2.25 milyong tao lang ang nasa Israel ng panahong iyon. Lumaban sila at tinalo ang hukbo ng mga Arabo. Sina Sara ay sumuko sa loob ng 6 na araw. Kung hindi siya susuko, dudurugin ng Israel ang Cairo. Sa 4th Arab-Israeli War noong October 1973, Israel din ang nanalo. At tingnan ninyo ngayon, ang Hamas ay nagpaputok ng libu-libong missiles upang wasakin ang Israel. Ngunit anong naging resulta? Ngayon, ang Gaza ay nawasak. 40,000 na tao ang namatay at ang Israel ay hindi matinag. Sila ay maliit na piraso lamang ng lupain. Ngunit, kailangan niyong malaman na Diyos ang nasa likuran ng Israel. Maaari kang lumaban sa Israel at manalo. Ngunit hindi ka maaaring lumaban at manalo sa Diyos. Sa Josue 23, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo. Sila ay nawasak ng lubusan. Ngunit nang ipanauli ng Diyos ang Israel, ang isang Israelita ay kayang dumaig ng 1,000 sapagkat Diyos ang nakikipaglaban para sa kanila. Kung tutulungan sila ng Diyos, hindi ba kayang matalo ng isang tao ang 10,000? Sila ba'y pwedeng makipaglaban sa Diyos at manalo? Hindi. Ang pakikipaglaban sa Israel ay pakikipaglaban sa Diyos. Kaya anyway, ang mga taong tumanggi kay Kristo, hanggang ngayon, maraming Israelita ang tumatanggi sa Kanya. Ngunit bibigyan sila ng huling pagkakataon na makakuha ng kaligtasan. 144,000 na Israelita. Ngunit hindi ito mangyayari ngayon. Sa Apokalipsis 7:4, narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Sa araw na ito, may kulto sa Korea na tinatawag na Shinchen Chonji. Ibig sabihin ay bagong langit at lupa o anuman ang tawag sa kanila. Sinasabi nila na sila daw yung 144,000. Ngunit sino ba ang mga taong iyon? May pangalan ng 12 lipi mula sa tribo ng Israel. Ngunit tinatawag nila ang kanilang sarili na lipi daw ni Pedro, lipi daw ni Andres at iba pa. Malinaw na meron lamang 12 lipi. Ang 144,000 ay kabilang sa kanila. 12,000 mula sa bawat lipi ang makakakuha ng kaligtasan. At pagkatapos, ang mundo ay haharap sa katapusan. Yeah, brothers and sisters, ang kalayaan ng Israel ang pinakamalaking tanda na makikita bago ang ikalawang pagdating ni Jesucristo. Ang Ebanghelyo ay nakakalat na sa buong mundo. Ang Israel ay malaya na ngayon pagkaraan ng 2,600 taon. At sila na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sino maglalakas loob na labanan sila? Sinabi ni Jesus sa Lucas 21, magkakaroon ng malalakas na lindol, sa iba't ibang dako, tagutom at mga salot. Mayroon ang malalakas na mga lindol, mga tagutom, global warming at mga banta ng digmaan. 9 na bansa ang merong mga sandatang nuklear. Pag nangyari ang digmaang nuklear, saan man ito magsimula, maapektuhan ang lahat ng dako. Ito ang sinasabi ng mga siyentipiko. Masusunog ang buong mundo sa loob lamang ng 30 minuto. Ayon sa kanila, kaya nitong sunugin ang mundo na higit pa sa 100 ulit. Kaya sa pamamagitan ng Sodoma at Gomora, ipinakita na sa atin ng Diyos ang magaganap na paghuhukom sa apoy sa huling araw. At sa 2 Pedro 3:6-7, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasamang tao. Tiyak na tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. Sana ba nakaturo ang Doomsday Clock? Ito ay nasa 23 hours,
58 minutes at 30 seconds. 90 seconds bago ang katapusan ng mundo. Ang orasang ito ay ginawa ng mga siyentipiko. Lumilipas ang oras at pagkaraan ng 90 seconds, katapusan na. Isang malaking himala na tayo ay naligtas sa mga huling panahon, alam niyo ba? Huwag natin itong kalimutan. Kaya sinabi ni Jesus, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Kaya kailangan nating paghandaan ang paglipat sa langit. Ano ang ibig sabihin ng magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit? Sa langit, wala doong kahit na anong bank account. Lucas chapter 16. Tingnan natin sa Biblia, sa Lucas chapter 16. Lucas chapter 16 verse 9. Lucas chapter 16 verse 9. Chapter 16 verse 9. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Dito, sinabi ni Jesus na makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Ang kayamanan ng kalikuan ay hindi nangangahulugang kayamanang nakuha mula sa masamang paraan. Lahat ng ating kayamanan ay hindi atin, kundi sa Diyos. Kaya ang kayamanan ng kalikuan ay tumutukoy sa lahat ng yaman na ginagamit na walang kinalaman sa Diyos. Sinabi ito ni Jesus upang gamitin natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi niya na makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Hindi ito nangangahulugan na gumawa ka ng magugulong mga kaibigan. Kailangang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang walang hanggang tahanan ay tumutukoy sa langit. Ibig sabihin, makipagkaibigan kayo upang makapasok sila sa langit at makasama magpakailanman. Upang kung ito'y maubos na, kailan ito maubos? Ito ay kapag tayo ay namatay na o kapag ang mundo ay magtapos na. Sa ilang sandali, ang mundong ito ay maglalaho. Ang ating magiging mga kaibigan ay kanilang tatanggapin tayo sa mga walang hanggang tahanan. Kung gagawa tayo ng mga taong pupunta sa langit, tatanggapin nila tayo sa walang hanggang tahanan. Pumupunta ako sa ibang bansa upang mangaral sa mga iglesia natin doon. Minsan kapag bumibisita ako sa ilang bansa, sinasalubong ako ng mga brothers and sisters sa airport. Nilalagyan nila ang aking leeg ng bulaklak at malugod nila akong tinatanggap. Ipagpalagay natin, kung walang sasalubong at tatanggap, nakakalungkot, di ba? Sa pagpasok natin sa langit, sino ba ang tatanggap sa atin? Siyempre, ang Panginoon. Ngunit mayroon ding mga taong tatanggap sa atin. Mayroon ding mga taong tatanggap sa atin. Sila mga kaibigan na ating ginawa sa pamamagitan ng kayamanan ng kalikuan. Maraming tao ang naligtas sa pamamagitan nitong summer retreat tulad ng nakaraang taon. Bakit ba tayo nag-aalay ng pera kahit na kailangan natin ito para sa ating sarili? Pumupunta ba tayo doon upang kumain at matulog? Hindi. Tayo ay kusang pumupunta upang tumulong sa kahit na kaunting paraan para sa ebanghelyo, kahit na ang panahon ay napakainit. Malaking kayamanan ang kailangan para sa pangangaral ng ebanghelyo. Nagpatayo tayo ng malalaking building para sa summer retreat. Alam niyo ba kung magkano ang nagastos? Maaring hindi alam ng karamihan sa inyo kung saan nanggaling ang pera para magawa ito. Hindi mo na kailangang malaman, ngunit ang lahat ng mga brothers and sisters na naligtas
ay nagsama-sama at nakipagtulungan upang maitayo ang mga gusali para sa summer retreat. Ngunit hindi pa rin sapat ang matutuluyan. Maraming pension o ito ay parang boarding house sa palibot ng retreat center. Subalit bago pa man magsimula ang retreat, lahat ay nakabook na. Nabook na ng mga dadalo sa summer retreat. Tinanong ko kung magkano ang pension. Sinabi nila, ang isang lodging daw na may tatlong silid ay nagkakahalaga ng 14,000 pesos. Isang araw, 14,000 pesos. Ang summer retreat ay tatlong gabi at apat na araw. Kaya ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 42,000 pesos. Yung upa sa lodging. Subalit wala ng lodging na mauupahan. Ang mahalaga ay kailangan nating magtipon, kumain at matulog ng magkakasama. Hindi naman kapaki-pakinabang kung tayo ay mananatili sa pension na nakahiwalay sa iba, habang yung iba ay nasa summer retreat buildings. Ngayon, tayo ay magtatayo ng marami pang panibagong matutuluyan. Nung nakaraan, bumili tayo ng lupa na 52,900 square meters sa tabi ng summer retreat area, di ba? At ang disenyo ng tatlong gusali ay tapos na. Hinihintay natin ngayon ang building permit at malapit na nating makuha. Pagkatapos, plano nating simulan ng construction pagkatapos ng summer retreat na kasalukuyang nangyayari. Alam nyo ba kung ilang silid ang pinaplano natin? Humigit kumulang 480. At tungkol sa magagastos sa pagpapatayo, sa palagay ko hindi ko nasasabihin sa inyo, baka matumba kayo sa gulat. Walang dapat katakutan. At kapag isinama natin ang mga annex buildings, ang kabuuang lugar ay humigit kumulang 33,000 square meters. Napakalaki nito. Anyway, kanino at sa anong pera ito gagawin? Walang anumang problema sapagkat nariyan ang mga naligtas na kapatid. At mayroong 227 churches sa Korea. At sa 82 na bansa, merong ilang churches? Merong 1,070 churches. Ito ay patuloy na dumarami. Ilang churches? 1,070. Dumarami pa. Napakaraming churches. May mga misyonero at local ministers doon. Ngunit karamihan ay sa mga hindi maunlad na bansa. Kaya kailangan nating magpadala ng pera para sa gawain ng mission mula sa Korea. At ito ay malaking halaga. Ngunit ginagawa natin ito nang walang anumang problema. Nang makita ko ang halaga na inihandog ng mga naligtas na kapatid na may pusong magpadala ng mga misyonero, ito ay talagang napakalaki. Noong nagkaroon ng pandemya at hindi tayo nakakapagtipon, ang offering mula sa mga brothers and sisters sa pamamagitan ng online bank ay napakalaki. Minsan, ang halaga ng mga offering sa panahong yon ay mas malaki pa kaysa panahong walang pandemya. Narinig ko, sa panahon ng pandemya, may ilang mga kapatid na nagmaneho at naglibot sa mga iglesia gamit ang sasakyan. At nung panahon na hindi tayo nakakapag-summer retreat ng 2 taon dahil sa pandemya, narinig ko na may mga kapatid na pumunta sa retreat building para hipuin ito ng kanilang kamay. Ganoon nila kamahal ang paggawa sa gawain ng Diyos. Hindi lang sila basta nagmamahal kundi talagang naghahandog sila para sa pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Bagaman hindi sila makapunta bilang misyonero, sila nagbibigay ng offering upang maipadala ang mga misyonero. Nakakamangha. Ginugugol ang kanilang puso at lakas. Binabawasan nila ang gastusin nila sa pagkain at pananamit at ginagamit nila ang kanilang yaman para sa pangangaral ng ebanghelyo at pagdidigtas ng mga kaluluwa. Gagamitin ko ang aking pera na kinikita ko para sa pagdidigtas ng kaluluwa. Gano'n ito kahalaga? Dahil sa mga kapatid na iyon, gumagawa ang Diyos. Siya'y kumikilos. Hindi siya gagawa at kikilos kung saan walang sakripisyo. Sa John 15:13-14, sinabi ni Jesus, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na iniutos ko sa inyo. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Siya'y pumarito sa mundo sa anyo ng tao kahit na siya'y kapantay ng Diyos. Bakit?
siya ay pumarito upang gumawa ng mga kaibigan na papasok sa walang hanggang langit. Kaya upang iligtas ang mga makasalanang papunta sa impyerno, pinatawad niya ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo upang gawin silang mga kaibigan na papasok sa walang hanggang langit. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Si Jesus ay naparito sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan upang iligtas ang mga makasalanang papunta sa impyerno at gawin silang kanyang mga kaibigan. Alam ba ninyo na kapag isang tao ay naligtas, sila'y nagiging kaibigan ni Jesus? Sinabi ng Panginoon, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Ano pa bang mas dakilang pag-ibig ang ialay ng isa ang kanyang buhay para sa iba? Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, namatay bilang kapalit natin, pinatawad ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging kaibigan niya na pupunta sa langit. Alam niyo ba ito? Ngunit, dapat din tayong magkaroon ng mga walang hanggang kaibigan na pupunta sa langit sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga makasalanan tulad ng ginawa ng Panginoon. Hindi ko na idedetalye, ngunit may nakita akong isang tao sa unang pagkakataon na nagsabing, magbibigay ako ng 1 billion won sa World Missionary Fund. Nagulat din ako, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na magbibigay ng 1 billion won ng minsanan. Nagulat ako. Kinabukasan, 1 billion won ang nailipat sa bangko. At hindi lang siya, pati ibang kapatid. Nag-donate ng 1 billion, 500 million, 300 million. Ito'y karaniwan. Hindi ko alam kung ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Gayunpaman, kung may maliligtas na isang kaluluwa sa pamamagitan ng perang naipon ko, ang isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa mundo. Kaya ano ang perang ito? Hindi ko alam kung nabasa ninyo sa dyaryo kamakailan lang. May isang matandang babae na nag-ipon ng pera mula sa pagbabasura. Inipon niya ito nang hindi ginagastos at nag-donate siya ng daan-daang milyong won, bagaman hindi siya naniniwala kay Jesus. Saang broadcasting station siya nag-donate? Kilala niyo yung lola ng Kimbap mula sa Daejeon? Kumita siya ng pera sa pagbebenta ng kimbap at namuhay siya ng mahirap na nakasuot ng rubber shoes. Nag-ipon siya ng pera, bumili ng bahay at ipinagbili ito at pagkatapos dinonate sa Chungnam National University. Dinonate niya. Gumawa ng monumento ang Chungnam National University sa pangalan ng lolang yon. Di ba? Maging ang mga taong hindi naniniwala kay Jesus ay gumagawa ng ganito. Nung nakaraan, isang matandang lalaki ang pumunta sa KBS TV station. Siya ay naka-wheelchair. Sinabi niya, meron akong mga ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong won. Ngunit ibibigay ko ang lahat sa mahihirap. Sinabi niya na binilhan lang niya ang kanyang dalawang anak ng tig-isang maliit na bahay. Kaya sabi ng KBS, bakit mo ito ginagawa? Kasi bago namatay ang kanyang ama, nag-iwan ito ng isang tagubilin. Ikaw ay mayroong pera. Huwag mo itong ipamana sa iyong mga anak. Ibigay mo ito sa mga mahihirap. Kaya upang sundin ang kagustuhan ng kanyang ama, siya ay pumunta na naka-wheelchair at dinonate ang lahat sa KBS. Baka hindi niyo ito alam. Kahit ang mga hindi nakakakilala sa Diyos ay gumagawa ng ganito. Siya ay sumunod sa salita ng kanyang ama. Nakikinig din tayo sa salita ng Diyos Ama. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Sa ngayon, hindi natin alam kung sino ang nangangaral, kung sino ang nananalangin at nagsasakripisyo ng mga material na mga bagay at sino ang naligtas bilang resulta. Subalit, alam lahat ng Diyos. At kapag humarap na tayo sa Panginoon, malalaman natin ang lahat. Kung ang mga brothers and sisters na ligtas ay hindi magsasakripisyo, hindi magbibigay ng offering,
paano tayo makakapagpadala ng mga misyonero? Alam mo ba kung magkano ang nagagastos para makarating sa ibang bansa at makagawa ng gawain ang isang pamilyang misyonero? Hindi mo lubos maisip kung isa sa alang-alang natin ang halaga, hindi tayo makakapagpadala ng mga misyonero. Dahil pati kanyang pamilya ay kasama. Hindi lamang gastusin sa paglipat ang kailangan nating bayaran, kundi maghahanap din tayo ng bahay na matitirhan, magtatayo ng church building, bibili ng sasakyan, magbabayad ng tuition ng mga bata. Yun lang ba? Kung ang isang pamilyang misyonero ay regular na bibisita sa Korea, ito'y isang beses, bawat 3 taon. Kailangan nating bumili ng tiket para sa buong pamilya. Sa anong pera natin magagawa ito? Ang mga ligtas na brothers and sisters ang kailangang gumawa nito. Kung sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang kaluluwa ng mga tao ay maliligtas sa pamamagitan ng perang ibibigay ko, bakit hindi natin gagawin? Ito ay nangyari sa isang sister bago pa man maitayo ang Seoul Church. Nang kami ay naghahanda upang bumili ng lupa at magpatayo ng church building, ang sister na ito ay na-counsel ko at naligtas. Subalit ang kanyang asawa ay hindi paligtas. Ngunit ang sister na yon ay walang maayos na damit. Narinig niya na may nakasale na mga damit, 80% discount. Kaya siya ay pumunta upang bumili. Ngunit bigla siyang bumalik na nagsasabi, "Hindi ako bibili ng damit hanggat hindi ko pa naipapatayo ang church." Siya ay talagang kamangha-mangha. Oo. Maraming kapatid ang gaya niya. Alam niyo ba na tayo ay naligtas dahil maraming tao ang nanalangin at nagsakripisyo para sa atin nang hindi natin napapatid? Ngayon, sinasabi natin, naligtas ako dahil mahusay mangaral ang pastor, naligtas ako dahil nagbigay ang pastor ng mabuting counseling. Yun lang ang alam natin. Ngunit hindi. Sa likuran nito ay maraming tao ang nanalangin. Nagsakripisyo ng mga material na bagay, nagsumikap. Hindi nyo ba alam ito? Alam ito ng Diyos. Ngunit kung paanong nalalaman ng Diyos, gaya sa 1 Corinthians 13:12, lubos din nating maunawaan kung paanong lubos tayong nakikilala. Malalaman din natin gaya ng pagkakaalam ng Panginoon. At masasabi natin, kung ang mga kapatid na yon hindi nagsakripisyo at nanalangin at nagsumikap, paano kung naligtas? At pagkatapos ay malugod na tatanggapin ng mga banal ang lahat ng tumulong sa kanila upang maligtas. Totoo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon na gawin natin. Pagkatapos, ang mga kayamanan ay maiimbak sa langit para sa atin. Ang lahat ng naligtas ay mga anak ng Diyos at pupunta sa langit. Pagkatapos, depende sa kung paano tayo nabuhay pagkatapos ng kaligtasan, ang ating kaluwalhatian ay magkakaiba. Alam niyo ba ito? Kaya sa Mateo 19:21, sinabi ng Panginoon sa binatang mayaman, "Kumayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Hindi ito sinasabi tungkol sa kaligtasan. Ibig sabihin, kung gagawin yon ng isang taong ligtas, magkakaroon siya ng kayamanan sa langit. Ang kayamanan ay gantimpala. Maraming talata sa Biblia na nagsasabi na kahit na tumanggap tayo ng parehong kaligtasan, magkakaiba ang ating gantimpala at kaluwalhatian. Depende sa kung paano tayo nabuhay pagkatapos maligtas. Iba ang kaluwalhatian ni Pablo, iba ang kaluwalhatian ni Pedro, iba rin ang kay Apostol Juan. Pareho ba ang gantimpala ng nabuhay ng katamtaman lamang sa mga nagsumikap at naghirap para sa Panginoon? Ang gantimpala ay hindi isang bagay na magtatapos pagkatapos ibigay at magpalakpakan. Ito ay walang hanggang kaluwalhatian. Dapat tayong mabuhay para dito. Sa pagtayo natin sa harap ng Panginoon, maaari tayong makaramdam ng labis na kahihiyan at panghihinayang. Kung alam kong mangyayari ito, nabuhay sana ako ng mas masigasig pa at nagsakripisyo sana ako para sa Panginoon. Dahil sa aking mahinang katawan at mga bagay na makamundo, nabighani ako kaya hindi ako nakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sasabihin natin ang mga ganitong bagay at pagsisisihan natin ang gusto. Pero may oras pa tayo. Dapat nating ipamuhay ang natitirang oras gaya nito. Sumagawa
20:24, sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos." Ano ang magandang balita ng biyaya ng Diyos? Ito ang biyaya na si Jesus, ang bugtong anak ng Diyos, ay namatay para sa atin at nagdanak ng kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan upang iligtas tayo. Nangangahulugan ito na handa siyang ibigay kahit na 100 ulit ang kanyang buhay upang maipalaganap ang ibanghelyo ng biyayang ito. Hindi lamang niya ito sinabi. Maraming beses siyang ikinulong, binugbog ng hindi mabilang, halos mamatay ng maraming beses. At nang pumunta siya sa Tiatira upang mangaral, pinagbabato siya ng mga Hudyo hanggang mamatay. Ngunit siya'y nabuhay muli at nangaral. At sa huli ay ipinadala siya sa Roma bilang isang bilanggo. At habang nasa probation sa loob ng 2 taon, siya'y nangaral at pagkatapos ay pinagutan ng ulo at namatay. Sabi niya, "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Mula ngayon nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran." Sumigaw siya, "Hooray!" Sinasabing si Pedro ay ipinako ng pabaliktad habang nangangaral ng Ebanghelyo. Wala sa mga apostol ang namuhay na maginhawa at namatay sa katandaan. Lahat sila ay naging martir. Malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, nagbubunga ng marami. Ang mamatay, ibig sabihin magsakripisyo. Dapat nating isakripisyo ang ating kayamanan, oras, at kaligayahan, at kung kinakailangan, pati ang ating buhay. Kung mabubuhay tayo para sa Panginoon at sa Ebanghelyo, at mamamatay tayo para dito, ito'y tagumpay. Nang mamatay si Jesus, sinabi niya, natupad na. At sinabi ni Apostol Pablo, bago siya pinugutan ng ulo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Kaya, ngunit huwag tayo magkaroon ng maling pagkaunawa sa talatang ito. Si Apostol Pablo ay nagdusa ng labis para sa Panginoon at nagsumikap hanggang kamatayan at natanggap niya ang putong ng katuwiran. Nangangahulugan ba ito na tatanggap din tayo ng kaparehong gantimpala ni Pablo dahil lamang sa hinahangad natin ang pagdating ng Panginoon? Hindi po. Hinahangad din natin ang pagpapakita ng Panginoon. Ngunit nangangahulugan ito na ang mga naghahangad sa kanya ay dapat mamuhay tulad ni Apostol Pablo. Naintindihan niyo po? Hindi lamang tayo dapat maging masaya na tayo ligtas na. Bawat Kristiyano ay tatanggap din ng iba't ibang gantimpala, magkakaiba. Iba ang kaluwalhatian ni Pedro at iba rin ang kaluwalhatian ni Pablo. Ang kaluwalhatiang matatanggap natin ayon sa kung paano tayo nabuhay ay walang hanggang magkakaiba. Kung hindi maliligtas ang isang tao, mapupunta siya sa impyerno. Gayunpaman, tingnan natin sa Korinto, Unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10. Verse 33. Unang Korinto chapter 10 verse 33. Basahin natin. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto, sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay. Bakit niya sinabing makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay? Otomatiko ba itong nangyayari? Na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami. Na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami. Hindi tayo makakapag-evangelize sa pamamagitan ng bibig lamang. Para sa pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan nating manalangin, isakripisyo ang ating oras, kayamanan, kalayaan, at kung minsan ay ang ating buhay, upang ipangaral ang Ebanghelyo, kailangan nating isakripisyo ang maraming bagay. Alam nyo ba kung gaano karaming mga Kristiyano ang naging martir upang maipangaral ang Ebanghelyo sa atin? Alam nyo ba kung gaano karaming mga Kristiyano ang nagsakripisyo?
hindi lamang kamatayan ang sakripisyo. Minsan, ang sakripisyo ang ating kalayaan, ang ating kalagayan, kaligayahan, ang ating kayamanan, ito'y kinakailangan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ipinasya namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ibanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming sariling kaluluwa. Hindi lamang niya ipinangaral ang Ibanghelyo, kundi handa rin siyang mamatay, alang-alang dito, sapagkat kayo'y napamahal na sa amin. Kung mahal ng magulang ang kanyang anak, kahit ang maganda niyang mukha ay magiging kulubot dahil sa pagsisikap na pakiinin ang kanyang mga anak. Ngunit kapag ang kanyang anak ay lumaking malusog, maganda at kahanga-hanga, ang magulang ay masayang makita siya. Ang ina ay higit na magiging masaya. Ang pag-ibig ng isang ina. Sinabi ni Pablo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Hindi lamang ibanghelyo ang ibinigay niya sa kanila, kundi ipinasiyang hindi lamang bahagi na ng ibanghelyo, kundi pati ng aming sariling kaluluwa. At sa ikalawang Korinto 12:15, ako'y may malaking kagalakan, nagugugol at gugugulin para sa inyo. Siya'y kusang nagsakripisyo. Ito'y hindi walang kabuluhan. Ako'y may malaking kagalakan. Siya'y kusang nagsakripisyo. Gugugol at gugugulin para sa inyo. Kung ang isang banal ay mamamatay upang iligtas ang isang kaluluwa, isa rin itong malaking gantimpala, alam niyo ba? Dapat nating ipangaral ang ibanghelyo na may ganitong puso. Kaya naman mas mahalaga na gamitin natin ang pera ng maayos kaysa kumita ng pera. Sinabi ko na sa inyo ang tungkol dito noon. Kaya sa Deuteronomio chapter 8 verse 2, sinabi ng Diyos pagkatapos ng Exodo, at inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Tama, ginagabayan niya tayo pagkatapos ng kaligtasan. Minsan ginagawa niya tayong mayaman o mahirap. Kung tayo ay mahirap, tayo ay umaasa sa kanya. O kung mayaman tayo, hindi natin ginagamit ang pera natin para sa ating sarili, kundi ginagamit ito para sa ibanghelyo at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo sa Filipos 4:12, marunong ako magpakababa at marunong din akong magpakasagana. May isang simpleng paraan upang malaman kung ano ang pinapahalagahan ng isang tao, kung ano ang layunin ng kanyang buhay. Tingnan ninyong mabuti kung paano niya ginagamit ang kanyang pera. Kung siya ay kumakain at gumagastos ng marangya na gaya ng mga makamundong tao, yan ang pinahalagahan niya sa buhay. Tayo mga Kristiyano, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, ang ating oras, at ang ating kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi sa atin. Ang lahat ay sa Diyos. Dapat nating gamitin ang mga ito ng may pagpapahalaga. Alam niyo ba kung paano? Para sa pangangaral ng Ibanghelyo. Para sa gawain ng pagdidigtas ng kaluluwa. Yan ang pinakamahalagang paraan ng paggamit sa ating pera. Kung titingnan ninyo kung paano niya ginugugol ang kanyang pera, 100% malalaman mo ang kanyang pinahalagahan at layunin sa buhay. Kaya ang kayamanan ay isang pagsubok ng pagkatao. Sa totoo lang, may sasabihin pa sana ako, pero kailangan kong matapos kaagad. Kaya ipapangaral ko sa susunod ang mga hindi ko nasabi. Kaya hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, dapat nating gawin ang ating makakaya sa natitirang oras na mayroon tayo. At gamitin ang ating oras, kayamanan, kalayaan at maging ang ating buhay kung kinakailangan para sa Ibanghelyo. Ang pandaigdigang misyon ay naghihintay sa ating mga kamay. Naghihirap ang mahihirap na bansa. Kung hindi natin sila ipapanalangin at hindi tayo magsasakripisyo para sa kanila, ang Ibanghelyo ay hindi maipapalaganap sa kanilang lugar.
Makipagkaibigan kayo para sa inyong sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Dapat nating sundin ang mga salita ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, napag-isipan po namin ang mga salita ng Panginoon na nagsasabing, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Ang aming mga katawan at kaluluwa ay binili ng dugo ng Panginoon at kami ay pag-aari ng Panginoon. Nalalaman namin na ang natitirang bahagi ng aming buhay ay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Panginoon at para sa Ebanghelyo. Pakiusap, gabayan mo po kami upang ang aming natitirang buhay sa mundong ito ay hindi maging walang kabuluhan. Upang hindi kami mumuhay ayon sa mga pagnanasa ng aming laman, at naway huwag mo po sanang hayaang maagaw ang aming puso ng mga walang kabuluhang bagay sa mundo, kundi sa kaluwalhatian lamang ng Diyos upang kami ay magamit para sa gawain ng pagdidigtas ng kaluluwa. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.